Noong 2007, dalawang Navy SEALs ang niratrat ng mga miyembro ng Al-Qaeda pagkatapos nilang pasukin ang isang hideout ng mga militante sa Iraq. Sa dami ng tama ng mga ito, inakala ng kalaban ay wala nang tsansa pang lumaban at mabuhay ang mga kanong sundalo. Ngunit nung akma na sanang ratratin ng mga militante ang mga natitirang sundalo na nasa labas, himalang bumangon ang isa sa mga Navy SEALs at dito na naganap ang pinakamaaksyong malapitang bakbakan sa kabuuan ng gera sa Iraq. Kahit na ang kano ay 27 times nang tinamaan ang bala sa katawan. Ito ang totoong kwento ni Mike Day, ang Navy SEAL na lumaban hanggang sa kahuli-hulihang lakas kahit taddad na ng bala ang katawan upang mailigtas lamang ang kanyang mga kasamahang sundalo. Mr. Goodbye! Yeah! Isang bala ka lang. Ang linyang ito na nag-iisang daking na si FPJ ay tumatak sa ating mga Pilipino. Para sa marami, ang linyang ito ay sumisimbolo sa kung gaano kaastig at kalakas ang isang bida sa isang maaksyong pelikula. Bagamat katas lamang ng malikhaing pag-iisip ang mga action films na ito, may katotohanan naman sa likod ng linyang idiniliver ni The King. Dinisenyo ang mga baril upang kumitil ng buhay sa pinakamabilis at mabisang paraan. Kumbaga sa madaling salita, sa isang bala lang, tumba agad dapat ang iyong kalaban. Ngunit para sa veteranong sundalo ng Navy SEALs na si Mike Day, hindi kaya ng isa, dalawa o tatlong bala na patumbahin siya. Bagamat naliligo sa sariling dugo, literal na ginawang panangga ni Mike Day ang kanyang katawan para lamang protektahan ang iba niya mga kasamahan mula sa walang habas na pamamaril ng mga terorista nilang kalaban. Ngunit bago pa man sumabak sa magugulo at madudugong engkwentro, lumaki muna si Douglas Mike Day sa isang mapayapang sambayanan sa Auburn, Washington. Matapos na siya ay mailuwal ng kanyang ina noong May 24, 1975. Tila nakadistino na ang takbo ng kanyang buhay mula pagkabata pa lamang. Lumaking iniidolo ni Day ang kanyang ama na isang US Marine Corps veteran na nagserbisyo noong Vietnam War. At pagtuntong ng 21 anyos, umanib rin si Mike sa sandatahang lakas ng Amerika noong 1996. Matapos ang 6 na taon niya sa loob ng tropahan, nakatanggap si Mike ng promotion na minimithi ng bawat kasapi ng sandatahang lakas ng Amerika. Taong 2002, napabilang si Mike sa US Navy SEAL, ang isa sa pinaka-elite na units ng US military. Fast forward sa taong 2007, 5 taon matapos makapasok sa Navy SEAL, natanggap ni Mike Day ang isang assignment na magpapabago ng kurso ng kanyang buhay. Lingid sa kanyang kaalaman, ang assignment na yon ang susubok sa kanyang tapang, tibay at pananampalataya. April 6, 2007, ilang hakbang at oras na lang sana ang bubuoy ni Mike bago matapos ang kanyang assignment sa Anbar Province sa bansang Iraq. Si Mike ang nanguna sa kanyang SEAL platoon para isagawa ang isang mission kung saan i-raid nila ang isang Al-Qaeda cell para makapture ang isang high-value target sa syudad ng Fallujah sa Iraq. Paglabag nila sa kanilang lokasyon, tila umaayon ang lahat sa kanilang plano. Walang resistance o wala man lang enemy movement na nakikita sa target nilang lugar. Ngunit alam ng mga sundalo na parating may nagbabadyang panganib na maaaring sumaklab anumang oras. 1:33 ng madaling araw, in-approach ng unit ni Mike ang area kung saan pinaniniwala ang nagtatago ang kanilang target. Hinati ni Mike ang kanyang grupo, ang isang parte ay co-cover sa labas ng complex at ang isang parte ay papasok sa loob at isisweep ang bawat kwartong kanilang madadaanan. Pagpasok ng unang kwarto ng unit na kinabibilangan ni Mike, automatic ang kanilang pagkilos. Bagamat mabilis at matalas ang kanilang pag-sweep, bakante ang naturang kwarto na animoy isang prayer room na may daan papasok at palabas. Dahil walang nakitang tao at anumang ebidensya, walang sinayang na panahon ang grupo at agad na kumilos patungo sa ikalawang kwarto upang kanilang isweep. Sa mga oras na ito, ang kasamahan ni Mike na si Clark Swedler ang nangunguna, kasunod ng ibang mga Iraqi scouts at Navy SEALs na kasama sa kanyang unit. Tumaga lamang ang pag-sweep at paglipat ng lokasyon ng halos 30 seconds. Bagamat mabilis at halatang praktisado ang grupo, balot na balot ng katahimikan at kadiliman ang lugar kung saan isinagawa nila ang kanilang operasyon. Nang marating ang entry passage sa ikalawang room, nasa unahan na sina Mike at Clark. Bagamat katiting na ilaw lamang ang nagsisilbi nilang tanglaw, kitang-kita naman ang bawat sulok ng lugar na kanilang ginagalawan sa tulong ng kanilang night vision goggles. Bago pa man pumasok ang unit sa ikalawang target location, kita sa magkaibigang Mike at Clark ang kanilang koneksyon. Kahit na walang salitang binigkas sa pagitan nila,
Ang ngiti na ibinibigay nila sa isa't isa ay tila senyales na nagsasabing, "Huwag kang mag-alala, sagot kita." At ito ang simbolo ng kapatiran ng mga Navy SEALs sa kanilang hanay. Bago pa man sumabak sa mga gantong uri ng misyon, matinding diskusyon muna ang nagaganap sa kung sino ang magiging frontman sa isang raiding team. Ayon mismo kay Mike, walang ni isang Navy SEAL ang gustong magparaya sa gantong posisyon. Lahat ay willing ialay ang kanilang buhay alang-alang sa seguridad ng kanilang kasamahan. Lahat ay walang takot masugatan, matamaan o mamatay man sa ngalan ng kanilang hanay. At nang mapili ang duo para manguna sa unit ng operasyong ito, panatag ang dalawa na sagot nila ang isa't isa. Ilang libong beses na nagawa ng duo nina Clark at Mike ang gantong senaryo. Mula sa mga drills hanggang sa mga aktwal na misyon, matagumpay nilang naprotektahan ang kaligtasan ng isa't isa. At sa mga oras na ito, hindi nakaba at adrenaline ang bumabalot sa kanilang katawan. Sa sobrang kasanayan ng dalawa sa mga sitwasyon na ganito, relaxed, composed at professional kung ilalarawan ang bawat nilang galaw, ayon mismo kay Mike. Sa paggumpas ng senyas ni Mike, ininform niya ang grupo na go time na ng kanilang pagpasok sa loob ng kwarto na may sukat na 3.6 by 3.6 meters. At pagtadyak nila ng pinto, sinundan niya ng pagbukas nito at itinutok ang kanyang baril sa gawing kaliwa. Katulad ng naunang kwarto, tila katahimikan at kadiliman lamang ang sumalubong sa kanila. Ngunit pagpaling niya ng kanyang baril at night vision goggles sa gawing kanan, malinaw niyang nakita na may apat na kalalakihang nakatayo at nakaabang pala sa kanyang pagpasok. At sa loob lamang ng ilang segundo, nanigas ang katawan ni Mike dahil apat ng huso ng AK-47 ang nakatutok sa kanya. Ayon mismo kay Mike sa mga oras na yon, tila super slow motion ang mga sumunod na kaganapan. Bago pa man makareact ang kanyang katawan, kitang-kita ng kanyang mga mata ang pagbulusok ng mga bala papunta sa kanyang katawan na animoy nasa isang eksena ng pelikulang Matrix. Sa mga split seconds na ito, tila nawala raw ang kanyang pandinig at tila ilang libong mga maso ang ipinukol sa kanya. Ang kaninang kalmado at confident na sundalo ay napalitan ng paghihingalo. Bawat bala na tumatama kay Mike ay ramdam ng buo niyang katawan habang niraratrat at natutumba sa mga oras na yon. Tila sinubukan ni Mike na magsingit ng isang panalangin. Sa kanyang pagbagsak, mga mukha ng dalawa niyang anak na babae at asawa ang kanyang nakikita. Wala siyang ibang nasabi sa isip kundi, "Panginoon, hayaan niyo ako makauwi pa sa dalawa kong babaeng anak." Bago pa man tuluyang lumagapak sa sahig si Mike, ilang mga bala rin ang tumama sa iba niyang kasamahan na nasa kanyang likod. Natamaan rin ng kanyang rifle dahilan upang mabitawan niya ang kanyang armas. Ang raid na sila sana ang magsasagawa ay nabaliktad. Sila na ngayon ang nagmistulang target practice ng kanilang mga kalaban. At sa mga oras na yon, sa gitna ng kanyang pagtumba at panalangin, ang ipinaglalaban niyang sinumpaang tungkulin at interes ay napalitan ng galit at kagustuhang maghigante. Hindi na applicable ang salitang trabaho lang, walang personalan. Ayon kay Mike, sa oras na pinaliliguan ka na ng bala sa gitna ng teritoryo ng kalaban, hindi na for God and country ang nagiging motibasyon ng iyong survival. Sa oras na nasasawi ang iba mong kasamahan, ang tangi mo na lang iniisip ay ang mahal mo sa buhay. At ang nag-aalab na ideyang matapos na ang inkwentrong iyong kinabibilangan. At bilang isang tao, ganito rin marahil ang iniisip ng kanilang mga kalaban. Dahil ano pang walang niisa mula sa magkabilang panig ang magpapatalo, at sa oras na ito, walang ibang maaasahan kundi ang iyong sarili at ang training na iyong pinagdaanan para makasurvive sa mga gantong uri ng sitwasyon. Matapos na maging slow motion ang lahat ng nasa paligid ni Mike, automatic na gumagalaw ang kanyang katawan na hindi iniinda ang mga tamang kanyang natamo. Matapos lamang ang ilang segundo ng pagkabitiw ng kanyang primary weapon, agad-agad niyang dinukot ang kanyang pistola at itinutok ang nguso nito sa pinakamalapit na kalaban na kanyang nakita. Sa pagpisil niya ng gatilyo, butas sa ulo ang natamo ng kanyang kalaban matapos ang limang pagputok. Sa mga oras na ito, ang kanyang kaba ay napalitan na ng galit at tila pumasok sa killing mode itong si Mike. Habang nasa lapag, inasinta ni Mike ang sumunod na kalaban na kanyang nakita. Sa kanyang night vision goggles, nakita niya ang isang binatang halos kaedad niya nung una siyang pumasok sa Navy. Sayang at marami pa sanang pagkakataon ang maaring makuha ng binatilyo, ngunit pinili niyang sumabak sa isang operasyong buhay niya ang kapalit. Nang mapansin niyang bubunot ito ng isang granada at ihahagis sa mga kasamahan niyang nasa labas, agad-agad niyang pinaputukan ang ulo ng binata upang isalba ang mga buhay ng kanyang unit. Bagamat matagumpay na napigilan maghagis ng granada ang binata, hindi napansin ni Mike na nabunot na pala ang pin nito sa oras na bumulagta ang binata
Sumabog ang bombang ilang metro lamang ang lapit mula sa kanya. Dahilan upang maging unconscious si Mike mula sa pagsabog at mapuruhan ng mga bubog mula sa salamin ng naturang kwarto. Ilang sandali pa matapos na makaregain ng kanyang wisyo habang nakabulagta sa lapag. Nakita niya ang dalawang kalalakihan nagpapaulan ng bala sa mga kasamahan niya sa labas. Hindi siya pinapansin ng mga yon sa akalang tinapos na ng granada ang kanyang buhay. Ginamit ni Mike ang pagkakataon na yon upang magpanggap na patay. Sa mga oras na ito, hindi na survival ang kanyang nasa isip, kundi puot para sa dalawang kalalakihang nagpapaligo ng bala sa kanyang mga kasamahan na nasa labas. Sa isip-isip ni Mike, kung hahayaan niyang gawin ng mga terorista ang kanilang pamamaril, inilalagay niya sa panganib ang buong tropahan na kanyang pinangungunahan. Kaya imbis na magpatay-patayan, inisip ni Mike na patayin ang dalawang kalalakihan bago pa man makapagdulot ng mas malaking pinsala. Sa mga oras na yun, naalingaw-ngawan ni Mike na niraradyo ng kanyang mga kasamahan na umatras na o mag-fallback at nagre-request ng airstrike para man-neutralize ang mga kalaban sa loob. Hindi alam ng kanyang mga kasamahan na siya ay buhay pa at kasama ng dalawa pang terorista sa naturang lokasyon. Ito na ang tamang oras ng kanyang aksyon. Sa loob lamang ng 5 segundo, gamit-gamit ang natitira niyang lakas. Dali ang inasinta niya ang isa sa mga terorista dahilan upang man-neutralize yun. Ngunit dahil sa aksyon na kanyang ginawa, gumanti ang kasamahan ng terorista at itinuon sa kanya ngayon ang pansin. Mabuti na lamang at tumama ang bala mula sa terorista papunta sa armas ni Mike. Dahilan upang mag-malfunction ang kanyang pistola. At sa life and death situation na ito, kung saan ilang metro lang ang layo ng kalaban mula sa kanya. Kung saan ang kaisa-isang depensa niya mula sa tiyak na kamatayan ay na-compromise, pumasok ang instinct at training ng batikang sundalo. Bagamat nag-jam ang kanyang pistola, kasama sa training ng isang Navy SEAL ang mabilisang pagkumpune ng kanilang equipment sa oras ng engkwentro. At dito tila nakakuha si Mike ng isang milagro. Bagamat mabilis ang kanyang kilos upang kumpunihin ng kanyang armas, ilang tama pa ng bala sa kanyang vest ang natanggap ni Mike. Ngunit matapos na matagumpay na maayos ang jam at makasa ang kanyang pistola, hindi mabilang na bala ang pinaulan niya sa kanyang kalaban. At ilang sandali pa, ang malagerang tagpo sa loob ng maliit na kwarto ay naging tahimik. Wala nang ibang nasa loob pa kundi ang sugatan at naghihingalong si Mike Day. 4 na teroristang naliligo sa sarili nilang dugo at daan-daang mga basyo ng balang nagkalat sa paligid. Bagamat naging matagumpay sa paggapi ng kanilang mga target, pighati ang naramdaman ni Mike nung makita niya ang kanyang kaibigan na si Clark na hindi naging swerte tulad niya. Ganun pa man, kahit duguan at napuruhan, pinangunahan pa rin ni Mike ang grupo at nakapag-rescue pa ng 6 na kababaihan at kabataan na natrap sa loob ng complex. Nang ma-realize niya na hindi na gumagana ang kanyang radyo, kinuha niya ang radyo ng kanyang kaibigan na si Clark upang ipagbigay alam na hindi na kailangan ng airstrike sa naturang lugar. Gamit ang radyo, nagpadala rin si Mike ng medevac chopper at mag-isang sumampa doon. Ayon sa kanya, hindi na siya nagpakarga sa kanyang tropahan, hindi para maging astig. Inaalala niya lang na mas lalong sasakit ang mga sugat niyang natamo kung pagpapasapasahan pa siya ng iba't ibang mga tao. Matapos ang madugo at tila kathang isip na action movie, in-evacuate si Mike sa Baghdad para bigyan ng paunang lunas. Tapos nun, siya ay nilipat sa Germany para sa ilang agarang operasyon at para magpagaling. Tinransfer si Mike sa Walter Reed National Military Center sa Maryland, USA. Sa loob lamang ng 2 linggo, halos 22 kilos ang nabawa sa kanyang timbang at kinailangan pa ng 2 taon upang maka-fully recover ang dakilang sundalo mula sa injuries na kanyang natamo mula sa umaatikabong bakbakan na kanyang kinabilangan sa Iraq. Sa kanyang pagaling, ibinuhos ni Mike ang kanyang oras sa pamilya at sa pagtulong sa ibang sundalo upang makarecover sa physical at emosyonal na sugat na dala ng giyera. Sa kasamaang palad na maalam si Mike noong March 27, 2023. At ang mas nakakalungkot pa rito, ang pagkawala ni Mike ay buhat mismo ng kanyang sariling desisyon. Binawi niya ang sarili niyang buhay sa hindi pa malaman na dahilan. At sa kasalukuyan, nire-request ng kanyang pamilya ang privacy para sa mahirap na sitwasyon na ito para sa kanyang pamilya. Bago pa man mamaalam si Mike dahil sa kanyang katapangan, nakatanggap siya ng iba't ibang parangal tulad ng Navy Cross, 2 Purple Hearts, isang Bronze Star with Valor at Joint Service Commendation Medals. Nailathala rin ang kanyang libro na Perfectly Wounded kung saan nailahad niya ang mga pangyayari at saloobin niya mismo tungkol sa nangyari sa kanilang unit sa Iraq. Patunay lamang ang naging karanasan ni Mike Day na lamang talaga ang taong may tiwala sa Diyos sa kahit anumang sitwasyon.
Kaya kung nasasadla ka man sa dusa ngayon, idol, dulot ng kabi-kabilang suliranin, magdasal ka lang at magtiwala. Gigising ka na lang isang araw na nalampasan mo na pala ang lahat ng dagok na humihila sa'yo pababa. Kung nag-enjoy ka sa video na ito, i-share mo naman sa iba at mag-subscribe ka na rin. Huwag kalimutang panoorin yung mga videos na nasa kanan para lalo pang maubos ang oras mo